Tara guys, unbox tayo ulit. Yo guys, me again si BKLE. At ito na naman, mag-unbox tayo ng item galing sa Lazada. In-order ko to sa Lazada. At this time, hindi siya mystery box, kundi isa talagang item na gusto kong bilhin sa Lazada. Kita rin naman siguro sa title down below kung ano pa talaga to. Ito ay in-order ko sa Lazada na isang drone galing sa DJI Philippines. Yes, bumili ako ng drone para mag-practice kung paano magpalipad ng drone. Ito yung Hello drone from DJI Rise Philippines. So, tingnan natin ngayon kung ano to. Itong unboxing na to ay isa lamang unboxing sa ka-review. Yung test flight, next video na natin gagawin nyo. So ngayon, i-unbox lang natin to at itignan kung ano bang nasa loob ng box. So, tara, samahan nyo ako. Gusto natin. At ngayon, kita mo naman, mayroon na akong overhead camera. Siyan. So, mag-open tayo ng box. Okay guys, gusto natin. Tingnan natin kung ano nasa loob ng box. So, first up, resibo. Tingnan natin, warranty. Okay. Ito nga pala pinili ko ay yung DJI Telo Combo. Yung may kasama siya controller sa kabag. Wala siyang extra battery pero okay lang siguro kasi itetesting ko lang naman siya ngayon. Pag nagustuhan ko at pag natuto ko, saka ako bibili ng panibagong battery siguro. Ito nga palang Telo drone, DJI Telo, hindi siya meant for professional aerial footage. Ito ay para lamang for testing for amateurs and hobbyists na gustong matuto at or gustong mag-dive into droning, magpalipad ng drone. So, kung gusto mo muna mag-testing, mag-test flight ng drone, matuto, recommend ko ito muna ang bilhin mo para matuto ka. Pag matuto ka na, saka ka na bumili ng mas mataas na drone like Mavic, Phantom, or Spark. Next ko naman siguro pag natuto na ako, bumili na ako ng Spark. So, wala naman yung box. Tapan natin. Unahin natin yung Telo. Yan guys, ito yung DJI Telo. Gawa siya ng Rise. Powered talaga siya ng DJI. Hindi talaga siya gawa ng DJI. Yung system lang yun nasa loob. System ng ibang drone ng DJI. So parang kanina nagpa-practice para mag-DJI Phantom o DJI Spark. So ito muna yung unang-una mong pwedeng gawing praktisan. Para hindi ka manghinayang na mabaksak yung mga mahal na drone. So, power Intel inside siya. Ang sabi dito, 13 minute max flight time. Precise hovering. Meron siyang 5 megapixel photo. Electronic image stabilization. 720p HD transmission. Multiple flight modes. Easy operation. At programmable with the Telo SDK. Alam, sabi dun sa mga iba na nabasa ko at napanood kong video, pwede mo daw itong i-program gamit yung app na Scratch. Pwede mo siyang i-program, pwede mo siyang i-program ng mga iba-ibang klase ng tricks o kaya paano siya pa rin mas maganda gamit yung Scratch. So, yun. Ito yun. Then,
unboxing lang ito at review ng Tello drone. Hindi talaga ako magpapalipad ngayon. Next video ko lang papalipad rin ito. Pag medyo may lakas na ako ng loob, palipad rin. Sa ngayon, ayoko pa. Ito nga pala ay nabili ko for itong buong package ito. Nabili ko siya for 7,850. Ito, yung kasama drone, carrying bag, saka yung controller. Kung bibiliin mo to drone na solo, siguro nasa 6,000 to ngayon. Ayun. Open natin to ngayon. Open natin yung box ng Tello drone. Sa loob niyang Tello, ito lang. Napakasimple na ng box niya. Sa loob, ayan. Ayan yung guys. Ayan. Ayan ang Tello drone. Tinga lang 3-axis gimbal yung camera niya. Isang point lang siya. Pero okay na rin naman siya. Kasi hindi naman talaga siya meant para sa mga aerial videographers na malulubit dyan. Ito lang ay for fun. For hobby. For testing. Para matuto. Yeah, ito ang purpose nitong Tello drone. Then, sa loob ng kahon niya, sa ilalim, alam ko may naman pa ito eh. Yeah. Open here for accessories. Kasama yan sa box yung manual, CD ka, saka yung battery, saka yung extra propellers at patanggal ng propeller. Yung battery niya ay 1,100 mAh. So, tama nga. Mga 11 to 12 minutes kang pwede magpalipad. Next item natin sa package ay yung bag. Ito yung kasama sa package na binili ko pag nasada. Ito yung carrying bag niya. Isa siyang SkyMate bag. Dito natin ilalagay yung Tello. Yeah. Ito siya ilalagay sa Tello bag, guys. Para safe. Medyo hard shell naman siya, ilalim. Babaw din, hard shell din. Kaya medyo tingin ko safe naman yung drone. Yan na, diba? Next item, yung controller niya. Kasi masabi nila, mas okay daw gamitin tong drone na to kung gagamit ka na ang controller. Kasi kung gagamitin mo lang yung app, kaya pa ito sa inyo kung ano yung app, medyo mahihirapan ka kasi touchscreen lang naman siya. Hindi ka, wala kang freedom talaga na ma-feel yung pagiging drone niya. Kaya sabi nila, bumili ka nito, kailangan bumili ka din nito. Makita ko sa Lazada market, naglaro siya sa 1,800 to 2,000 pesos. Gusto natin kung ano ba tsura niya. Para siyang controller ng PS4. Yung feel niya, yung bounciness ng button niya, analog sticks. Dito ilalagay yung mobile. Tsura ng controller niya.
Mukha siya matibay, guys. Hindi siya basta-basta mukha mahisira. App nga pala, i-download yun lang sa iOS or Android. Kailangan nyo lang i-download yung app from App Store or Play Store. Yeah. Download nyo na yung app. Hello. Tell yung app. So, pag-download nyo, open nyo lang. Yeah. Sabihin naman niya na connect lang yung accept nyo lang yung disclaimer. Allow. Okay. Yan. Sabihin na niya, connect mo lang yung teledrone sa app. Ayun lang. So, hindi ko siya i-connect ngayon kasi nga lobat naman siya. Saka, hindi pa nga ito yung video para sa testing ito, test flight nitong drone na to. Abangan yung next video, doon natin ito testing itong app na to kasama yung drone. Pag nasa maluwag tayong pwesto. Pwede nang bibihin yung drone lang by itself. Mas mura siya. Pero mas maganda kung bibiliin nyo din to para di na kayo bibili pa kasi nga combo na siya. Tatanungin nyo ako para ba sa akin, okay ba to? Worth it ba? Yeah, worth it siya. Worth siyang bilihin kung gusto mo mag-dive into droning. Kung gusto mo matutong mag-drone, sige, bili ka. Saka para hindi ka matakot, syempre yung iba, namamahalan sa drone. Ito, Telo, binigay ng DJI sa atin para matest. At para matuto ka, paano matuto mag-drone? Same lang din naman siya halos ng Spark or Mavic. Mas mataas lang siya ng version. Pero yung kabuuan niya, pareho din naman sila. Sa voice price, okay na siya. For 7,800, okay na siya for me. Mura na siya. Maybe we consider as a toy. Pero yung kakayahan niya ay hindi naman panglaro ka na talaga. Matututo ka talaga. Para sa akin, approve to. Worth it yung gas na bibili mo dito. At kung talagang balak mo naman talagang mag-seryoso sa droning, ito yung magandang opportunity para matuto ka. Abangan natin yung susunod na episode, yung test flight ng drone na to. The next time, guys, peace out.